Thank you po for watching sa ating huling special report. And bukas may bagong mukha po tayong mapapanood. Abangan na lang po natin kung sino yon. Pero I think nagbigay na ng hint si Doc Pox. Abangan natin. Okay, ayan. Live na tayo. Magandang gabi mga batang Maynila. Sa ngalan ni Manila City Mayor Isko Moreno. Ako po si Julius Leonen ng Manila Public Information Office. Kasama ang bagong gupit din. Si Doc Pox Pangan, ang ating City Health Officer ng Maynila. So, bagong gupit. Okay. Ano po, ito na rin ang huling gabi ng ating broadcast, kaming dalawa ni Doc Pox. So, bukas, iba na po ang upo dito, abangan po natin yon. So, later na lang yung mga ano natin, closing ano, pasasalamat. Okay, bago po tayo pumunta sa COVID-19 update, i-update lang po namin kayo tungkol sa tulong pinansyal para sa ating mga lolo at lola. Nasa 12,596 senior citizens na po ang nakatanggap ng kanilang buwanang tulong pinansyal mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila sa District 5. So, ang total natin ay 36,331,000 pesos. Ito yung 500 pesos cash allowance ng mga senior citizens. Dulot ng isang ordinansa na ipinasa at pinirmahan ni Mayor Isko noong nagsisimula pa lang ang kanyang administrasyon. So, Doc, no, ito yung isa sa pinakaunang ordinance na pinirmahan ni Mayor Isko dahil ito ay priority project niya para sa ating mga lolo at lola. So, tuloy-tuloy yan. For District 6 po, abangan po natin ang mga latest announcement ng Manila LGU. Malapit-lapit na po ito ayon kay Director Marjun Isidro, hepe ng Office of Senior Citizens Affairs. So, intay-intay lang po tayo. Para naman po sa COVID-19 update, mula sa lungsod ng Maynila, nandito po si Dr. Arnold Pangan o mas kilala bilang Doc Pox. Salamat, Julius. Magandang gabi po mga batang Maynila, mga kababayan natin dito po sa NCR. Ganun din po sa Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre po doon po sa mga kababayan natin, mga batang Maynila na nasa abroad, saan man pong dako ng mundo kayo naroroon. Magandang umaga po, magandang gabi po. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan, sampu po ng inyong mga mahal sa buhay. Ayan. So, patid naman po natin na ang ating Yormi po ngayon ay patuloy po na nagpapalakas. Ilang araw na lang po at makikita na po ninyo siya, mag-a-appear na po siya. At alam ko po, miss na po niyo siya. Ganon din po ang ating Vice Mayor Hani Lacuna. Anytime soon, makikita niyo na rin po sila in public. Alright. So para po sa pag-uulat, kung inyo pong mamarapatin, para po sa ating COVID update. Ngayon po, para po sa bansang Pilipinas, ang COVID update po natin ngayon. Meron po tayong naitalang saan yung COVID natin? AJ. Yan! Okay. Ngayon sa po, Manila ikat po yan. Manila. Oh, sa Manila. Pero po, no? Sige, Manila report. Oh, sige, Manila muna report tayo. Muna tayo. Hindi, report na. Unahin na po natin itong Manila report. No? Ngayong ika-26 ng Agosto 2021, meron po tayong naitala na 375 na bagong kaso. So, medyo mataas po. No? Sa kabuuang 1,690 cases na po ang kaso na naman natin dito po sa lungsod ng Maynila. 260 naman po ang bagong naka-recover sa kabuuang 71,508,000. At tatlo po, yes po, tatlo po ang namatay ngayong araw na ito dito po sa ating lungsod sa kabuuang 1,401. At gaya nga po ng pagsasaliksik, pagre-research na ginawa, nalaman po natin through Nurse Igay and Nurse Ginel na ito pong tatlo na ito na namatay, mga batang Maynila, mga kababayan natin, hindi po sila bakunado. So, paulit-ulit po nating nakikita, base sa mga datos na pinakikita natin, na halos lahat po ng mga namatay, no, 90 to 95% po sa kanila, hindi po bakunado. Alright. Okay. At para naman po sa ating national data, meron pong naitalang 16,313 na bagong kaso po ngayong araw na ito. So, meron na pong 131,000
921 na kabuuang kaso kumpirmado dito po sa Pilipinas. 9,659 naman po ang gumaling sa kabuuang 1,734,551. At 236 po dito ang namatay. 32,728 ang kabuuang namatay dito po sa ating bansa. Okay. Para naman po sa ating kabuuang swabbing, ayan. So tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng ating libreng swab dito po sa lungsod ng Maynila. Sa kabuuan, meron na po tayong 147,196 na nabigyan ng libreng swab. At ulitin ko po muli para po dun po sa mga nagtatanong kung saan magpapaswab ng libre. Alam niyo po yung ating Yorme, noong pa talagang pinaghandaan na yan. No? Naglagay na po tayo ng swab testing, umpisa pa lang. So ito pong mga swab testing na ito, unang-una po, dyan po sa Delpan Quarantine Facility. No? Nagbibigay po dyan ng swab testing mula po Sunday hanggang Friday. Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Wala pong swab testing na nagaganap tuwing Sabado. Alright. Para po makakuha ng appointment dyan, mangyari lamang po na tumawag sa Manila Emergency Operations Center. Alright? Wala pong walk-in dyan. Lahat po ng pumupunta dyan by appointment. Okay. Susunod po dyan, yung ating pong Manila COVID-19 drive-thru swab testing. So tuloy-tuloy pa rin po yan, no? Monday to Friday naman po yan, mga batang Maynila, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Ganon din po ang proseso. Mangyari lamang po na tumawag sa Mayo o Manila Emergency Operations Center para po makakuha ng inyong appointment. At syempre po, yung atin din pong libreng swab testing, RT-PCR testing, yan po sa Santa Ana Hospital. Ito naman po, mangyari lamang na sundin ang kanilang steps na papakita po natin sa ating screen para po sa Santa Ana Hospital. Okay? So, tatlo po ang nagbibigay. Yan po yung sa Santa Ana Hospital. Mangyari lamang po na sundin para po makakuha kayo ng appointment at mabigyan kayo ng libreng swab testing. So, tatlo po ang nagbibigay ng libreng RT-PCR testing dito po sa lungsod ng Maynila. Delpan Quarantine Facility, Manila Drive-Thru Swab Testing, at syempre po dito po sa Santa Ana Hospital. Okay. Right. Dumako naman po tayo para po sa ating mga bed occupancy. Para po sa ating 6 na ospital, 491 po ang mga kamang pang-COVID, at 329 po dyan ang okupado na sa kabuuang 67%. Okay. Para naman po sa ating Manila COVID-19 Field Hospital, yan, meron po yung 344 na pang-COVID na kama at 309 po dito ang okupado na sa kabuuang 90%. At para naman po sa ating mga quarantine facilities, ayan po, ang atin pong 16 na quarantine facilities ay meron pong 883 na pang-COVID na kama. At 215 po dito ay okupado na sa kabuuang 24%. Ayan. Okay. Thank you po for watching sa ating huling special report. And bukas may bagong mukha po tayong mapapanood. Abangan na lang po natin kung sino yon. Pero I think nagbigay na ng hint si Doc Pox. Abangan na lang nila. Okay. Okay. So maraming salamat po. Manatili nakatutok sa official Facebook page ng ating punong lungsod, ang Iscom Moreno Nabogoso na may verified blue check, at ng Manila Public Information Office na may verified blue check sa Facebook. Nasa Twitter din po tayo at Iscom Moreno sa Twitter and at Manila PIO sa Twitter. Ako po si Julius Leonen ng Manila Public Information Office kasama si Doc Pox Pangan ng Manila Health Department. Maraming salamat po. Manila, God first. Yahoo! Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandiyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas.
Hanggang sa muli, bye-bye!